Hi guys! Welcome back to our channel! If you're new here and you love plants, please do consider subscribing. And syempre po, huwag nyo rin kalimutan na i-click ang ating notification bell para lagi kayong na-update kapag meron tayong mga bagong videos. So ngayon guys, as you can see, meron ako ditong hawak na kamatis. Dalawang klase to, ipakita ko sa inyo. Meron tayong cherry tomatoes, dalawa lang. Ayan, kasi based on experience guys, sa isang kamatis lang, kapag tumubo na yung mga ano niya, pag nag-sprout na siya at naging mga kamatis na talaga, ang dami ng sa isang ano lang. Kahit maliit lang yan, madaming lilitaw na kamatis dyan. Pati ito, meron tayong baby Roma truss tomatoes. Ayan, maganda tong mga to pang ano yung panglagay sa salad. And I'm making this video, syempre, special mention para kay Ate Burns Barcelona ng Baliwag, Bulacan. Guys, mag-subscribe pala kayo sa channel nila, yung Arlie and Kiana Vlogs. Ayan, mahilig silang magluto. And yun nga, napanood nyo yung dati kong video sa lumang bahay na nagtanim ako ng cherry tomatoes. So, ayun, uulitin natin yan kasi gagawa sila ng bagong garden para makita niya ulit. And guys, i-update ko rin kayo dun sa leaf propagation natin ng ang tawag na ito, Purple Delight. Ayan, kasi diba napakita ko sa inyo sa last video natin na naanggihan siya. So, hindi maganda yung naging labas niya. Aasikasuhin natin yan ngayon. Tapos yung mga cuttings din ng malalaking succulents na pinost ko dati sa Facebook. Ayan, ipapakita ko din sa inyo yan ngayon. And kung meron pala kayo guys Instagram and Facebook, like ako mo, hanapin nyo lang po ang Marge Chantillian. Ayan, at mag-follow kayo sa iba pa nating mga pages. And ayun, umpisa na natin guys kasi magdidilim na. Talagang ngayon ang perfect time para mag-gardening dito sa amin. Kasi sobrang init guys ngayong summer. Kahit ngayon, ganitong oras na, mga 6 o'clock na, very humid pa rin. And ayun, tara na para hindi tayo dilimin. Guys, so ito ang pesto natin ngayon. Medyo masikip. Ayan, medyo masikip tayo. Pero umpisahan muna natin dito sa kamatis. Magandang gamitan dito guys yung mga overripe na na kamatis na hindi natin nagagamit sa ating fridge. Kung ano yung klase ng kamatis na gusto nyo. Ito gusto ko to kasi very handy dahil lagi kaming nagsasalad. So, ito yung napili kong kamatis. Ano gagawin natin? Hihiwain lang natin yan guys. Hihiwain lang natin. Ayan. Ayan, tama na yung tatlo. Ayan guys, so yung isang cherry tomato ay hiniwa ko para maging tatlo. Ayan. Tapos ito, hihiwain ko din ang tatlo. Huwag yung masyadong makapal. Maganda yung medyo manipis. Ayan, tatlo yan. Tapos, yung dulo, tatanggalin ko na din yung pinakapot niya. Ayan. Para lahat ay flat cut lang. And guys, so meron tayong anim na hiniwang cherry tomatoes. Parang maganda na to sa sawsawan guys. Ha? Diba yan? Tapos meron ako dito hinandang soil. Yung soil naman guys, dahil kamatis to, hindi naman importante para sa akin kahit anong soil pwede. Kasi diba sa mga probinsya nga, kahit itapon mo yung kamatis, diba, tumutubo na siya. So ang gagawin natin, ilalagay lang natin dito. Ayan. 3, 4, 5. Lagay natin lahat sa isang container lang. Bali guys, dito lang naman natin sila papalakihin ng konti. Tapos, ililipat din natin to sa lupa. So, ganito yung itsura niya ngayon. Ayan. Tapos, tatabunan lang natin ng konting soil. Lalagay natin ng konting soil sa ibabaw. Huwag masyadong makapal para kapag ka nag-sprout siya, makikita mo rin kaagad. Ganito yung ginawa ko last time. Tapos, ang pinaglagyan ko sa kanya guys ay plastic pot. Kasi para pagka tumubo na yung seedlings niya, mas madali siyang ilipat sa lupa. Kasi diba,
pag pinigapiga mo yung gilid nito, mabilis silang makakalabas. Mabilis makakalabas yung seedlings. So, ayan. Madali lang naman siya. Kahit anong lupa, pwede nyong gamitin. Kung meron kayo ng mataba ng lupa, edi mas maganda. Pero kung wala, kahit anong lupa, pwede. Madali lang naman magpatubo nito. So, ayan guys. Hindi nyo na nakikita yung kamatis. Tinabunan lang natin ng very light na lupa. Kung sa tingin nyo ay kulang pa, just follow your gut. Dagdagan nyo. Wala namang masama. Ayan. Tapos, didiligan lang natin to. Not today. Siguro bukas. Didiligan lang natin to keep it moist para lumabas yung mga ano nyo, mga bagong seedlings. And then, dito sa kabila, dito naman natin ilalagay itong baby Roma Trust tomatoes. Gusto ko rin to guys pang ano, sausawan, ganyan. Ayan, higiwain din natin to kagaya ng ginawa natin dun sa isa. And habang hinihiwa ko to guys, gusto ko lang mag-hello kay Sis Rosebud Savona ng Sydney, ang ating kaplantita dyan sa Sydney. Please do subscribe to her channel guys. Natutuwa ako kasi nag-message siya sa akin pag gusto niya akong bigyan ng Wandering Jew. Kasi diba nung huli nating video, yung plant haul natin, meron akong Wandering Jew na binili. Meron pala siyang ganun. Sabi niya sana daw malapit ako. She's very nice, very thoughtful, very sweet. Thank you Sis Rosebud Savona. And guys, mag-subscribe kayo sa kanyang channel. Ayan, tama na yan. Tapos kagaya ng ginawa natin kanina, tatabunan din natin to guys. Etong soil ko ay dry to guys. So bukas, didiligan ko to ng konti para lang moist yung ibabaw niya. Tapos tutubo na yan guys. Maano talaga siyang, madali siyang patubuin ang kamatis. Ayan. Ganun lang guys. Tapos na tayo. Ito yung cherry. Ito yung baby Roma Trust tomato. So, wait lang. Ayan. And guys, sobrang dali lang magpatubo nito. Diba sa mga probinsya nga, ano to? Tumutubo lang sa mga kanal-kanal, diba? Yung mga kamatis. So, madali lang talaga siyang patubuin. Madaling itanim. Ayan. And in no time, magkakaroon ka na ng sarili mong kamatis. Ayan. Apat lang pala dito. So, ayan. Tapos kukuha ko ng lupa para matabunan ko to. Nagkulang ako ng lupa. So, ayan guys. Nalagyan ko na ng lupa. Para alam ko kung alin ang Roma Trust tomatoes at yung cherry tomatoes. Yung cherry tomatoes ay iiwan ko lang dito. Tapos itong dalawa ay ililipat ko sa kabilang table. So, ayan guys. And ngayon, lilinisin na natin to para makapag-focus tayo dito sa leaf propagation. So, ayan guys. Kung makikita nyo yung mga iba, wala ng mother leaf kasi tinanggal ko na kanina. Pinigilan ko lang ang sarili kong tapusin para mapakita ko sa inyo. Ito yung nangyari nung naanggihan siya. 2 days lang yun, ha? Tignan nyo yung nangyari after. Ayan. So, kung makikita nyo, hindi ko maka-close up kasi madumi na yung kamay ko. Pero ito, hiwalay na guys. Parang nakapatong na lang. So, ayan. Ang ginagawa ko ngayon, yung pups na ganito, tinatabunan ko na lang na maigi yung roots nila ng soil. Ayan, tignan natin to kung nakadikit pa. Ito nakadikit pa. So, hindi natin pipilitin. Ito, nakahiwalay na. Ayan, tignan nyo. Look how bad it is. Ayan. So, yung pups na ganyan, tatabunan ko lang yung roots niya. Tapos, pwede nating sprayan yan. Kapag dry yung soil, pwede nating sprayan to mga pups na to. They will be okay. Hopefully, sana magtuloy-tuloy. Kasi may reputasyon tong Graptoviria Purple Delight sa akin eh.
Ito pa, isa pa. Ayan. Hindi ko yan tinanggal. Parang nakapatong na lang siya. Humihiwalay siya ng kusa, guys. Alam nyo, kapag successful ang leaf propagation, hihiwalay naman talaga siya ng kusa. Kaso, normally, yung leaf na ganito, yung mother leaf, ano na siya, kumbaga tuyot na, yung nalalanta na talaga siya. In this case, dahil nga nabasa siya, nang wala sa oras, ganyan ang nangyari. Okay din yan, kasi at least, di ba, mapapakita ko sa inyo na, I'm not perfect. May mga pagkakataon na nagkakamali rin tayo, just like everyone else. Kagaya ng isang araw, guys, diniligan ko yung aking Monstera Adansoniae. Nilipat ko sa maaraw na space sa umaga. Ilalipat ko dapat uli pagkatapos ko magdilig. Nakalimutan ko. Kaya nung umaga, nagpanik ako. Buti hindi siya nasunog. Ayan, ito pa isa, guys. Ito pa. Dito sa bandang dulo yun. Nakahiwalay na siya. Ayan. Tignan niyo, pangit na din yung leaf. So, ayun lang ang ginagawa ko. Tinatabunan ko nga yung mga roots. Tapos, i-sprayan lang natin yan ng tubig. Dry na to, so pwede ko itong i-sprayan ng tubig. Yan, meron pang dalawa na hindi umihiwalay. Hindi natin yan pipilitin. Pero, etong mga to, pwede na natin itong i-sprayan. Kunin ko yung spray so I can show you. So, ito guys, ang ating spray. I-sprayan na natin to. Ayan. Yan, pwede nyo silang i-sprayan when the soil is dry. Itong mga pups. Tapos yon, di ba yung isa, yun nandun sa likod. Ito guys. Yon, di ba hindi yan nabasa? Yon. Hindi siya nabasa. Pagka ano na yan, pagka medyo malalaki na yung pups, pwede na rin natin i-sprayan yan dun sa tapat ng ano, ng may ugat. Ganun ang ginagawa kong pag-ano. Pagdidilig. Pero alam nyo guys, etong mga ano leaves na to, para din tong ano eh, sala sa init, sala sa lamig. Kasi in many cases dito sa aking garden, merong mga leaves na ganito na nahuhulog lang sa mga pots and tumutubo talaga sila at lumalaki. Nang ganun lang, exposed to the elements, wala ka namang ginawa, pinabayaan mo lang, pero nabubuhay. Pero pagkasadya yung ginagawa mong propagation, pag sinasadya mong ganito, kailangan mong medyo alagaan. Pero ayun, di ba? Parang sala sa init, sala sa lamig din minsan. Kailangan mo talagang hulihin yung kiliti nila. Ayan, tapos eto naman ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga cuttings na kinuha ko nung isang araw. I think it was, anong araw ba yon? Sunday ba? O Sunday yata nung kinuha ko to. Sunday or Saturday. Basta weekend. So ayun guys, kung makikita nyo, meron tayo ditong rondo. Oops! Nag-snap ang dahon. May na-snap akong dahon. That's okay. Alisin na lang natin. Ayan. Guys. Alisin natin to. Pinutol ko sila kasi nasa arrangement to guys na nasa malaking pot tapos madami sila. Maliit lang sila nung nilagay ko pero ngayon dahil lumaki na sila, siksika na talaga. So, kinailangan ko silang i-deconstruct. Tapos habang tinatanggal ko sila, napansin ko na merong mga mealybugs. So, ang ginawa ko, instead na bunutin sila kasama yung ugat, ginawa ko, pinugot ko na lang. Pinugot ko na lang. Tapos tinapong ko na yung lupa. Pinugot ko na lang tapos inalis ko na sila, ayan. Tapos in-air dry ko dito, ililipat ko sila sa mas malaking pots. Ayan, hindi lang yan, meron pang isa ito, Cryptoviria manda. Ayan pa sa likod. Parang tatlong klase lang naman itong nandi dito, pero ayan, malalaki na sila. Ayan guys. Ang ginawa ko, dahil nga merong mealybugs, inano ko lang, in-sprayan ko lang ng alcohol. Tapos, kumuha ko ng cotton buds. Tapos, yung iba na medyo, ano na talaga, yung talaga nakapalibot na sa pinaka-stem niya yung mealybugs. Ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng multi-purpose cloth. Pwede din kayong gumamit ng basahan. Sprayan nyo lang ng alcohol, tapos punasan nyo maigi hanggang matanggal yung mga kadiri. Ayun. Sprayan nyo lang, tapos punasan nyo ng maigi. Tapos, pag naalis nyo na, sprayan nyo ulit. Tapos, i-air dry nyo, ganyan. Ito yung ginawa ko. So, one of these days, ay itatanim ko to.
Eto kasi guys, depende sa inyo kung ano ang gusto nyong gawin pagkatapos nyong putulin. Kung kayo ay nag-behead or nagpugot. Ayan, pwede nyo itanim agad kung gusto nyo. I-dip nyo lang sa cinnamon, ipatong nyo sa well-draining soil. And ayun, okay na yon. Pwede rin namang i-air dry nyo ng matagal. Ako in my case, in-air dry ko na ganito kasi alam ko na kukulangin ako sa lupa. So I'm needing more soil, kaya hayaan ko muna sila dito. Hindi naman ito maaano kahit na ilang araw pa, kahit mga dalawa, tatlo, apat na linggo pa, hindi yan maaano kasi ang mangyayari niya, yung ilalim, magsisil lang, tapos tutubuan siya ng mga bagong ugat. And ayun, pwede mo na siyang itanim. Yan ang gusto ko sa succulents guys, kasi hindi sila namamatay basta-basta. So ayan guys, thank you so much for watching our vlog and sana ay na-enjoy nyo to. If you did, please do give it a thumbs up and syempre huwag nyo kakalimutan na i-visit pa yung iba pa nating mga videos. And guys, mag-shoutout tayo ngayon, makapal nga ang aking notebook dahil ang dami kong naisulat. Ang daming mga YouTube channels na mga bagong plantito at plantita. So guys, umpisahan ko na ang pagbate. Ayan, hello kay Amor May Balili Bandayanon. Hi sis, siya ay friend ko na sa Facebook, inad niya ako at in-accept ko na yon. And now, si Natividad ng Correyes. Kay Tita Pat Perheselda, syempre. Hello sa iyo, Tita Pat. Sobrang natuwa talaga ako sa video mo. Nag-vlog siya, guys, last time. And mapapanood niyo yung video na yon sa channel ng anak niya na si Sydney Selda. Ayan po, follow kayo. Mag-subscribe kayo sa channel ni Sydney Selda. And also kay Tita Maricel Camino Bukayan, meron po silang resort. Si Tita Maricel po ay pinsan ng aking papa at sila ay may resort sa Palawan. Ayan ang Sunrise Beach and Pool Resort sa Palawan. So kung kayo po ay may planong mag-travel kapag ka medyo maluwag na yung restrictions ano, sa pag-travel, bisitahin nyo po ang Sunrise Beach Resort. Mag-like po kayo sa kanilang Facebook account, guys. Ilalagay ko pala dito yung kanilang Facebook account. And also, hello din kay Marina Emplio of Italy. Ayan, kay Gemma Carpio of Calapan City, Oriental, Mindoro. Hello, Gemma. And kay Teacher Plantita ng Marinduque, si Jehan Marie Saet. Guys, ito ay YouTube channel din. So, check our channel out. Kung gusto nyo mag-subscribe, subscribe kayo. Ayan, and kay Andy Terry. Kay Valora Quezon of Davao City, Philippines. And kay Mamshi Jemski, ito ay isa rin YouTube channel. And kay Margie Garcia, Tokaya daw sabi niya. Hi, Margie. And kay Emily Lashan, hi Emily. And Mamos Garden Vlog, ito ay tagal Davao City rin. So yan, check their channel out. And kay Cats Life Vlogs, ayan. And kay Bing Pinkas, hello sa'yo. And Mary Jane Ramos from Pangasinan. Ayan guys. At syempre, babatiin ko rin si Kuya Joseph ng Daddy Joe Stories. Si Tita M. Santillan. Yan naman po ay kapatid na aking papa. Siya ay nagvo-vlog din. So subscribe kayo sa channel niya, Tita M. Santillan. And also syempre kay Tess De La Cruz. Ayan po. Siya po ay taga Bulacan at ito ang kanyang YouTube channel. Ayan, subscribe kayo sa kanya guys. And hello din kay Ate Gina and kay Sis Adele ng ano, Adelina Losegro. Ayan guys, sigurado ako kilala nyo na siya dahil yan ay matagal na nag-vlog. So, ayun, I hope you like this video guys and I will see you next time. Please don't forget to subscribe. Bye!